Paano mo ba masabi na magaling ang coach ng isang team? Isa ito sa pinaka nagiging tanong mula sa aking isipan nang makita kong naghahanap na ng panibagong coach ang kupunanin na yawi na Liquid Aura. Dapat ba magaling ka lang mag-draft para masabing karapat dapat ka nang manatili sa iyong kupunan? O dapat bang maging ikaw ay naglalaro ng MLBB para mas maintindihan mo ang sitwasyon ng mga players mo? Kasunod nito, wildcard para sa MLC 2024, kompleto na, na kung saan nating alamin kung sino ang nag-iisang koponan na posibleng makuha ng slot sa MSC na dito dadaan sa wildcard. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah, itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, dumako tayo sa usapang Liquid Aura na kung saan na ibahagi ko na naman sa inyo kabatang kung sino ang kanilang coach na ang pangalan ay St. Lucas. Huwag kang magtaka kung bakit ganito ang pangalan niya dahil ito ay hango sa pangalan ng kanyang anak na ginamit nga lang nitong si coach bilang kanyang IGN. At katulad ng sabi ko, nagmula talaga sa Dota 2 itong taong ito at mayroon na rin siyang tatlong magkakasunod na kampeonato sa MPL Singapore mula season 3 hanggang season 5. Na ibig sabihin, masabi nating mabigat na rin talaga ang pangalang St. De Lucas. Ngunit, pasintabi sa MPLSG ha? Pero dito mo kasi mapapansin yung level ng competition sa MPLSG at MPLID na sobrang magkalayo namang talaga. Hindi lang ito sa mga players kundi maging sa mga coach kabatang na di hamak, mas magagaling pa rin talaga ang mga coach sa ID kumpara sa SG at dito tinamaan si Coach St. Lucas. Nagsimula siyang hawakan ng aura noon pang MPLS-12 na kung saan laglag nga agad ang naibigay niyang standing sa koponan na ito. Ngunit, alam niyo ba na sobrang laking blessing para sana sa kanyang mapunta sa koponan na aura? Ito ay dahil sa loob ng ilang season ay naging malayo rin itong taong ito sa kanyang asawa at anak na kung saan ang dahil sa pagkuha sa kanya ng aura ay may nakasama na niya ang mga ito sa Indonesia. Pero yun nga, sa pagdadraft nitong si coach last season na hindi pa naman siya napapansin o masabi nating wala pa namang gaanong pumupuna sa kanyang paraan ng pagdadraft. Pero syempre, noong nakuha nila si Yawi, habay marami na nga ang mga matang nakatingin sa kanilang koponan nang dahil sa dalang fanbase na rin syempre nitong si Yawi. Hanggang sa sumapit ang playoffs na alam naman nating nagkaroon ng solidong pahinga ang mga teams at inaasahan malamang ng marami na may mga inihanda na silang mga bago sa playoffs. Pero dito na nga pumasok yung naging draft nitong Aura si Game 1 ay may kit nating maganda ang draft na ito dahil makakasagot o nakakasagot si Coach St. Lucas sa pick and ban na ginagawa ng EVOS. At alam naman natin yung Grok ay maganda rin talagang pang-counter lalo na kung ang kalabang koponan ay gumagamit ng Akai at syempre yung Baksha ay halos nagiging pamalit na lang talaga kapag walang Redrin na available sa drafting. Kaya sa game 1 nakita nating lumamang namang talaga ang aura sa early to mid game. Ngunit ang nangyari kasi ay unti-unti silang nakakambak ng EVOS nang dahil sa pagpitas na ginagawa ng Luyi. Na ibig sabihin, sa game 1 palang malinaw at kitang-kita naman na ng lahat na nang dahil sa Luyi, kaya nakakuha ng comeback ang EVOS. Ang sumunod na game dito na unti-unting bumubuo ng haters club ng coach nitong Liquid Aura, ito nga ay matapos na hindi siya nakapag-adjust sa kung anong naging problema ng Team Bagkos, nagmimisto lang ego drafting ang nangyayari sa kanyang paraan ng pag-iisip. Kung saan ang nangyari, tuloy binalagbag na nga sila nang dahil ulit sa lakas ng Luyi na hindi nga mapigilin ng aura, at dito mo makikita na threat na talagang matatawag ang hero na ito na hindi mo na nga talaga dapat pang ibigay sa mga susunod na laban. Kumbaga parang Onyx PH lamang yan kabatang na ginawa ni Coach Bonchan sa kanila na hindi ba't sa game 1 binigay rin nila ang Luyi na malamang gusto nilang makita kung ipapryo pa rin ba nila o pa rin ba sila ang Onyx PH.
At nung binalagbag sila sa Game 1, dito nila na-realize na halos walang nabago rito sa Onyx. Naka-rely pa rin sila sa Louie. At dahil rito, agad-agad na nakapag-adya si Coach Bonchan. At hindi na niya ibinigay pa ang hero na ito na nagresulta para nga sila ang manalo. Nangyari na rin ito kay Coach Panda Kabatang noong MSC kung hindi ako nagkakamali, na kung saan inilaglag sila ng RRQ noon sa upper bracket papunta ng lower bracket. Tapos nung nagkaharap sila sa grand finals, hindi na nila binigay yung Franco, o kung ma-open man ito, mati kukuhanin siya ni Light. Kaya ang ending na 4-0 pa nila ang RRQ noong MSC. Pero mabalik tayo sa game 3 ng Aura, dahil naulit ngang muli ang draft ng Aura. Ang naiba lang ay nakuha nila ang Roger sa pagkakataong ito. Na ibig sabihin, masabi mong walang bago sa kanilang koponan. Yung tipong sa tinagal-tagal ng pag-aantay nila sa playoffs ay hindi nagkaroon ng pagkakataong sumubok ng ibang hero ang kanilang team. Pero to be fair naman Kabatang, may isang coach kasi ang nagsabi sa akin na kung sa draft mismo o mga heroes mismo ng Aura na Grok at back siya ay okay. Padiin mo no ito na matatawag base sa playstyle ni Gugun at Yawi. Kumaga, para sa kanya maganda pa rin yung mga heroes na nakukuha ng Aura. Ngunit ang pinaka nagiging problema ay yung respect ban nga sana na tinatawag, lalong-lalo na sa hero na Louie. Dito na papasok yung katanungan natin kanina na ano ba dapat ang katangian ng isang magaling na coach. Dahil bukod sa draft na ibinibigay mo sa iyong koponan, na malamang napapractice nyo naman kasi yung draft na yan. Kaya nga mayroon na halos lahat ng mga koponan ng tinatawag nilang draft pattern. Abay, ang isa sa pinakakailangan ng isang coach ay ang kanyang critical thinking. Yung tipong mayroon kang kakayahan na mag-isip ng biglaan sa mga nangyayari sa loob lamang ng ilang segundo. Ang nangyari kasi dito sa coach ng Aura, kung mapapansin mo, sinusunod niya lang kung ano yung draft pattern na kanyang inaral mula sa ban na paulit-ulit na Ling, XB at Alpha, Pryo, at maging sa back siya Grok, Novaria, Peak, ay mapapansin mong nakarely lang si coach sa kung ano ang nasa kodigo niya. At dito siya tinamaan, kaya ngayon naghahanap na nga ng panibagong coach ang kanilang koponan. At dito tuloy sumagi sa isip ko na open si Coach Vrendon ng RRQ. At sa tingin mo ba, sa tingin mo lang ha, hindi ba malabong kunin siya ng Liquid Aura? Dahil Kabatang, kung usapang scout lamang, abay matinik ang mata nitong si Yawi. Dahil sa pagkuha pa nga lang ng mga players ay proven and tested na itong taong ito. Dahil ang patunay dyan, sina Sanford at Sanji, maging yung mga ibang players na si Yawi ang naka-scout, ay nagpapakitang malalakas na players rin talaga hanggang ngayon. Maging sa pagkuha ng mga bagong players ay open na nga itong Aura, at sana nga talaga samahan na itong si Yawi ng isang PH import pa na mabisa, na kung pwede nga lang si Outplayed na ang piliin, na ba'y malaking tulong na nga ito para sa team. Pero ang panghuli, lumabas na yung walong team na siyang sasalang muna sa wildcard, na kung saan nandito nga ang mga koponan na kagaya ng Homeboys, Entity 7, Brute Force, S2G Esports, Zyno Zenith, Train to Kill, IHC Esports at Keep Best Gaming ng China. Ngunit Kabatang, makikita mo agad sa tawas kung sino ang posibleng maglaban sa Grand Finals base sa mga teams na siyang nakapasok. Dahil para sa akin, ang koponan na Homeboys versus IHC Esports ang siyang makakakuha ng Grand Finals sa wildcard. Pero syempre, open tayo sa mga manggugulat rito sa Homeboys, dahil maging yung Davali nga noon ay tinatalo sila, abay hindi malabong pilayan rin sila rito ng ibang mga koponan. Pero itong IHC kasi Kabatang ay yung dating team Lil Gun na nagpamalas rin talaga ng lakas last M5, na sila rin yung nakakuha ng isang slot sa wildcard papasok rito. Basta tandaan ha, isa lang ang inaantay na magbumula sa kanila para masabing tuloy pa rin ang pangarap ng kanilang koponan. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tuluyang paghahanap ng Aura ng player at coach na makakasama nga nitong si Yawi, at syempre maging sa mga teams na sasalang sa wildcard. Yun lamang po, at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.